Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon ay isang car amplifier na brand, ayan, Kinetic, at yung kanyang model, KD-800.1. Kung titignan nyo, bale ito yung kanyang control, ayan, so meron siyang subsonic, meron siyang phase shift, meron din siyang bass booster, ayan, tapos yung kanyang remote, at yung kanyang indicator. Ngayon, dito naman sa kabila, ayan, bali dito yung kanyang input na voltage, ayan. Tapos, tatlo yung kanyang fuse. Ito naman yung kanyang output. So, itong car amplifier na ito mga boss, bali, left and right yung kanyang signal na input, kaso yung kanyang output, isang output lang. Sa madaling salita mga boss, yung output nito, bali, pang isang speaker lang. Tapos, yung kanyang output, more on low frequency. So, pang-bass kasi ito mga boss. Ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale, itetest na muna natin itong car amplifier. So, nalagyan ko ng wire, ayan. So, ito yung positive wire. Papansin ninyo, bale, naka-series lang itong 12 volts at itong rem sa isang wire. Tapos, yung isa, yan naman yung ground. So, itetest na muna natin mo boss para makita niyo yung problema nito. Bale, ito yung wire. Itatap ko lang to sa battery. So, meron akong battery dito. Yun yung ginagamit ko rin pang test dito sa mga inayos kong mga car amplifier. Bale, ito yung battery mo boss. 6SM. So, dyan natin itatap yan. Ayan. So, ang issue pala nitong car amplifier, bale, problema nito, nag-pro-protect siya mga boss, yun bale ang problema nitong car amplifier. So, try natin para makita nyo. Ayan mga boss, bale, tatap ko na yung wire dito sa battery. Pansinin nyo itong indicator nitong car amplifier, ayan. So, nagkulay green siya. Ayun, tapos bigla na lang magkukulay red yung kanya indicator. So, yun bale ang problema nitong car amplifier. Sa madaling salita, bale, nagpro-protect tong car amplifier. So, kapag ganyan, umilaw tong kanyang protect na ilaw. So, ibig sabihin, wala talagang sounds na lalabas tong car amplifier kasi nga, nakaprotect. So, ibig sabihin, kapag ganyan, merong problema tong car amplifier. So, yan yung ayusin natin ngayon. So, bubuksan ko na muna para, yun na nga, matignan na natin kung anong posibleng problema. Ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na itong car amplifier. Kung papansinin natin itong loob nitong car amplifier, ayan, sariwa pa. So, malinis pa itong car amplifier, ayan. Ngayon, unang gagawin natin dito, bale, check na muna natin itong mga parts dito sa car amplifier. So, tignan lang natin kung wala bang pumutok ng mga parts or sunog. Ayan. So, base sa nakikita ko, wala naman akong nakikita ang sunog na parts or pumutok. Ayan. Ngayon, dahil wala naman tayong nakikita ang sunog na parts or pumutok, so, babaklasin natin itong mainboard dito sa kaan nitong car amplifier. Para yun na nga, ma-check na natin itong mga transistor or MOSFET. So, unang check natin dito mga boss yung mga power transistor or mga MOSFET. Madalas kasi sa mga car amplifier na tulad nito kapag protect, panigurado may tama itong mga transistor or MOSFET. So, bale, sunod na gagawin natin, ulitin ko, bale, babaklasin na muna natin itong mainboard nitong car amplifier dito sa chassis nitong car amplifier para yun na nga, mapagtanggal na tayo ng mga MOSFET at para may check. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nabaklas ko na itong mainboard. Ngayon, sunod na gagawin natin. Bale, ang value pala na ginamit na MOSFET dito, ayan, yung apat na yan, ganun din dito sa itaas. Ang number nitong mga MOSFET ay IRF Z44N.
So, halos same value lang sila. Ayan, yung apat na piraso na MOSFET na yan, kung ano yung value niyan, ganun din dito sa ibaba. So, magkakatulad lang yung kanilang value. IRF-Z44N. So, ulitin ko lang mo, boss. Bale, itong MOSFET na yan, itong apat, dito sa itaas, ganun din dito sa ibaba, halos same value lang. So, dito mo, boss, magkaiba yung value na ginamit na MOSFET dito. Kung titignan nyo, ayan, IRF 640N. So, tatlong IRF 640N at isang transistor na TIP. So, ganun din dito sa ibaba, tatlong IRF 640N, isang TIP. So, itong mga diode dyan. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, diode dyan. Ganun din dito sa itaas. Mga diode naman yan. Yan dalawang magkatabi. Ngayon, mga boss, bale, unang chicheck natin ng mga MOSFET dito. Ayan, kung titignan nyo itong mga MOSFET na yan na value ay IRF 640N. So, yan yung unahin natin na itetest. So, madalas kasi mga boss sa mga ganitong issue dito sa car amplifier, madalas na nagiging problema yung dito sa main amplifier. So, yung tatlong MOSFET na yan, bale, yan yung main amplifier nitong car amplifier na yan. Ayan, ganun din dito sa itaas. So, tatlo yan. Tigtatluan. So, yan bale yung unang chicheck natin or tatanggalin yung mga MOSFET na yan na value ay IRF 614. Ganon din dito sa taas. So, tatanggalin ko na muna. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na matanggal yung mga MOSFET na ang value ay IRF 640N. Ngayon, after natin matanggal yung mga MOSFET na yan, na value ay IRF 640N. So, ang gagawin natin, bale, itetest na muna natin yan. So, tignan natin kung meron bang problema dyan sa mga MOSFET na yan. Bale, ang gagamitin natin na tester dito, itong analog tester. Ayan. So, ayan mga boss, bale, simulan na natin i-test itong mga MOSFET na yan na value ay IRF 640N. So, sa mga baguhan dyan, pagdating sa pag-test dito sa mga MOSFET, hindi katulad yan sa mga transistor. So, magkaiba yung pag-test na ginagawa natin dito sa mga MOSFET. So, kung titignan nyo, ayan, bale, na-set na itong aking tester na sa time is 1K. So, make sure din natin na okay yung tester bago tayo mag-test sa mga MOSFETs. So, simulan na natin. Una mo, boss, ayan, itong negative probe, itatap lang natin dito sa pin number 1 nitong MOSFET. So, yan yung gate. Ayan yung pin number 1. Ngayon, itong positive probe naman, itatap lang natin yan dito sa drain. Ayan, pin number 2. So, dapat wala tayong makuwang resistance dito sa ating tester. Pag-tap natin dito sa positive probe, dito sa pin number 2. Ayan, kung titignan nyo, halos hindi gumalaw yung pointer nitong aking tester. Ngayon, gawin lang natin, baliktarin lang natin itong test probe. Ayan, itong positive probe. Yan naman ngayon yung itatap natin dito sa pin number 1 na gate dito sa MOSFET. Ayan, pin number 1 gate. Ngayon itong negative probe, yan naman yung itatap natin dito sa pin number 2 na drain. So pag tap natin dito, dapat wala tayong makuwang continuity o resistance dito sa ating tester. So pansinin nyo. So pansinin nyo itong pointer, ayan. Ayan, kung titignan nyo, so, hindi gumalaw yung pointer, wala tayong nakuha resistance. Ngayon, sunod naman, test number 2. Tapos na tayo sa gate and drain. Ngayon naman, itetest naman natin ngayon itong drain at source. So, pin number 2 at pin number 3. So, yung pin number 2, drain yan. Yung pin number 3, source. So, yan naman yung sunod na itetest natin.
So, ayan, bale, simulan na natin yung test number 2. So, yung negative probe, itap lang natin dito sa pin number 2. Ayan. Ngayon, tong positive probe naman dito sa pin number 3 na source. So, dapat wala tayong makuwang continuity sa pin number 2 and 3. So, pansinin nyo tong pointer. Ayan. Wait lang mo, boss. Ayan, kung titignan nyo, wala tayong nakuwang continuity dito sa pin number 2 and 3 dito sa ating tester. So, nakita nyo mo, boss, sa pin number 2 and 3 na drain and source, so wala tayong nakuwang resistance. Ayan, ngayon, gagawin natin itong negative probe, itatap lang natin sa pin number 1 at least 1 to 3 seconds. Tapos, itap ulit natin sa pin number 2. This time, dapat meron tayong makuha resistance. Ayun. So, napansin nyo mo, boss, biglang nagkaroon ng resistance nung binalik natin itong negative probe sa pin number 2. Pagkatapos natin itap dito sa pin number 1, at least 1, 2, 3 seconds. So, sa ganyan na pamamaraan, malalaman na natin na yung isang MOSFET, masasabi natin na good. Ngayon mga boss, ulitin ko yung pag-test para mas makuha nyo. So, yung negative probe, itatap lang natin dito sa pin number 1 na gate. Tapos, itong positive probe sa pin number 2, drain. So, dapat wala tayong makuha resistance. Ayan. Ngayon, baliktarin lang natin itong ating test probe. Yung positive probe, yan naman yung itatap natin sa pin number 1 na gate. Ngayon, itong negative probe, itatap naman natin ngayon yan dito sa pin number 2 na drain. So, dapat ganun din. Wala rin tayong makuha resistance. So, yan. So, nakita nyo, wala rin tayong nakuha resistance. Ngayon mga boss, tapos na tayo sa test 1. Ngayon, test 2 naman. Negative probe, itap lang natin sa pin number 2. Positive sa pin number 3. So, dapat wala tayong makuha resistance. Ayan, kung titignan nyo, infinite. So, hindi pumalo yung ating tester. Ngayon, i-charge natin yung pin number 1. So, yung negative probe, itatap lang natin sa pin number 1 at least 1, 2, 3 seconds. So, pansinin nyo mga boss. Ayun. Kung nakita nyo, itong negative probe nung tinap natin dito sa pin number 1 at least 1, 2, 3 seconds. Tapos, itinap ulit natin sa pin number 2. Meron na nakuha tayong resistance. So, sa pamamagitan nun mga boss, malalaman na natin na itong MOSFET, masasabi na natin na good. So, ganun lang naman kadali mag-test nitong mga MOSFET. Ngayon, bale, ititest ko muna yung iba dito. So, hindi ko na ipapagita pa yung pag-test dito. At least kahit pa paano, naituro ko naman din sa inyo kung paano mag-test. So, ititest ko lang yung mga ibang MOSFET. So, hindi ko na ibibideoan pa para madali na tayo. Sasabihin ko na lang once na meron akong nakitang problema sa mga MOSFET na ibang titest ko. Ayan. Ayan mga boss, base sa pag-test ko, dito sa mga ibang MOSFET, so meron akong nakitang dalawang shorted. Ayan yung shorted, yung dalawa na yan. So itong dalawa, good pa naman yan. Bale sa anim na MOSFET na yan, meron akong nakitang dalawang shorted. Ngayon, ititest natin yung shorted na yan para kahit papano malaman nyo yung mga shorted na MOSFET. So gawin natin. Ayan. Ayan mga boss, so test number 1 tayo. Pin number 1, negative probe. Pin number 2, positive probe. So, dapat wala tayong makuha resistance sa pin number 1 and 2. So, tignan natin. Ayan mga boss, pasinin nyo itong ating tester. Pin number 1 and 2, ayun. Meron tayong nakuha resistance na dapat wala tayong makuha resistance dyan. Ngayon, baliktarin lang natin itong ating test probe. Ayun, meron din mga boss. So, dyan pa lang malalaman na natin na shorted itong MOSFET sa pin number 1 and 2. Pero try pa rin natin itong 2 and 3. Ayan, reverse forward. So, meron pa rin tayong nakuha resistance. So, shorted talaga itong MOSFET na to. So, nakita nyo mo, boss. Kahit saan natin itap itong ating mga test probe dito sa MOSFET, halos meron tayong nakuha resistance. So, pag ganyan, masasabi na natin na shorted. Pero sa pin number 1 and 2 pa lang malalaman na natin na shorted na itong MOSFET. Ngayon, try naman natin yung isang MOSFET. Kunin ko lang. Ayan mga boss, so try natin, itest naman itong isa.
So, ganun din, laging una natin ititest dyan yung pin number 1 and 2. So, dyan kasi natin malalaman kung shorted na yung isang MOSFET. Ayan mga boss, bali itatap ko itong ating test prod. So, dapat wala tayong makuwang resistance dyan. Pansin ninyo, ayun, meron. Dyan pala mga boss, alam na natin na shorted na itong MOSFET. Kahit na i-reverse pa natin yan, ayan. Ganun din sa pin number 2 and 3, meron pa rin tayong nakuwang resistance. So, shorted talaga itong dalawang MOSFET mga boss. Ngayon, dahil yan yung dalawang nakita natin na shorted sa anim na MOSFET. Bale, sunod na gagawin natin ngayon mga boss, dahil shorted itong dalawang MOSFET na yan, UUP na natin para hindi na magalo pa dito sa mga good na MOSFET. Ayan. Ngayon, sunod na gagawin natin, dahil natest na natin yung mga MOSFET, so meron tayong nakita ng dalawang shorted. So, punta naman tayo ngayon dito sa mainboard. Ayan mga boss. Ngayon, sunod na gagawin naman natin after natin matest yung mga MOSFET. So, meron tayong nakita ng dalawang shorted na MOSFET. Ayan. So, niupi ko na yung pan yan para hindi na magalo sa mga good na MOSFET. Ngayon, sunod na gagawin natin, bale, lalagyan natin ng supply itong mainboard na nakatanggal yung anim na MOSFET. So, purpose natin dyan mga boss, tingnan natin kung hindi na ba magpro-protect tong amplifier. So, lagyan natin ng supply tapos tingnan natin yung kanyang indicator kung hindi na ba protect tong car amplifier na nakatanggal itong mga MOSFET. So, lagyan ko lang ng supply mga boss. So, bago pala natin lagyan ng supply itong mainboard sa mga baguhan dyan, make sure na muna natin na itong terminal ng mga MOSFET na tinanggal natin, ayan, na wala dapat shortage dyan. So, make sure natin na wala dapat nagkadikit dyan bago natin lagyan ng supply itong mainboard. So, tandaan nyo yan kayong mga beginners. So, base naman sa nakikita natin dito sa board, ayan, wala naman shortage yung mga solder ng mga terminal nitong MOSFET. So, pwede natin lagyan ng supply to. So, ayan mga boss, kung titignan nyo, bali nalagyan ko na ng wire itong car amplifier. So, yan bali yung magiging supply. Pero, hindi pa nakatap yan sa battery. Bali, tinap na muna natin yung wire. So, tignan natin kung hindi na ba mag-protect itong car amplifier na nakatanggal itong mga MOSFET. Ayan mga boss, bali, tatap ko na yung supply. So, pansinin natin itong kanyang indicator. Tignan natin. Kung papansinin nyo, ayan, itong kanyang indicator, hindi na kulay red yung kanyang ilaw, kulay green na. So, meaning mga boss, hindi na nag-protect tong amplifier. So, ito lang talaga yung may problema, yung dalawang MOSFET na yan, kung bakit nag-protect itong amplifier. Ayan, kung titignan nyo, kulay green pa rin hanggang ngayon. Ngayon mga boss, dahil hindi na nag-protect tong car amplifier, ayan hanggang ngayon, nakailaw pa rin yung kanyang indicator na kulay green. So, masasabi na natin na wala nang ibang problema itong mainboard nitong car amplifier. So, masasabi lang natin na ang may problema lang talaga dito sa main amplifier na ito mga boss, yung dalawang MOSFET. So, ito yan. So, ito lang talaga yung dahilan kung bakit nag-protect tong amplifier. Ngayon mga boss, dahil nakita na natin yung problema nito, so sunod na gagawin naman natin ngayon, bale, maghanap na muna ako ng mga MOSFET na pwedeng pamalit natin dito sa dalawang shorted na yan. So ayan, kung titignan nyo, bale, meron na akong nahanap na MOSFET. So ito yung original na MOSFET nitong car amplifier, ayan, IRF640N. Medyo blurred yung aking camera mga boss. Pero ang value nito ay IRF640N. Ngayon, dahil wala tayong mahanap na IRF640N, so dito sa lugar namin, naganap ako ng ganito, mapagbilan, so wala akong mahanap. Ayan. Bale, ang gagawin na lang natin, maglalagay na lang tayo ng ibang MOSFET
na pwedeng ipalit natin dun sa dalawang shorted na MOSFET. Bale, ito yung ipapalit natin mga boss. Ayan, yung dalawa na yan. So, ang value naman nitong MOSFET nito, IRF630A. Ayan, kung titignan nyo, medyo malabo tong aking camera. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, value nitong MOSFET na to ay IRF630A. Medyo malabo kasi yung kanyang marka. So, ito yung lalagay natin pamalit dun sa IRF640N. So, hindi sila same value pero pwede natin ilagay yung IRF630A. Ngayon, bale ilalagay na natin to dito sa board. Tapos, try natin ulit tong amplifier. Tignan natin kung hindi ba babalik sa pag-protect itong amplifier na nakalagay itong mga MOSFET na yan. So, ilagay ko lang. So ayan, bale tapos ko na may lagay yung apat na pirasong MOSFET na original. So ito mga boss, hindi ko pa nilagay itong IRF na to kasi nga maikli yung kanyang pa. So gagawin natin, dudugtungin ko lang to mga boss para may lagay na natin dito sa board. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko na madugtungan itong mga pa nitong MOSFET. Ayan. So naglagay lang tayo ng mga wire. Ayan, ganun lang kadali. So ngayon, lalagay na rin natin to. So, ilagay ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na may ilagay yung mga MOSFET, pati na rin itong dalawa, ayan, na dinugtungan ko na pa. Ngayon, sunod na gagawin natin, after natin may ilagay yung mga MOSFET, so, lalagyan ulit natin ng supply itong car amplifier. Tignan natin kung hindi ba mag-protect ulit itong car amplifier na nakalagay yung mga MOSFET. So, lagyan ko lang ulit na supply. Ngayon mga boss, itatap na natin yung supply. Nakakonnect na yan. So, hintayin na lang natin umilaw. Ayun. So, napansin nyo, umilaw yung red kaso namatay. Ayan, bumalik sa kulay green. So, hindi siya nag-protect mga boss. Ngayon, kapayin natin itong mga MOSFET na nilagay natin na ibang value kung hindi ba uminit. So, hindi naman mga boss, normal naman yung init nito. Yan dalawa. So, iba kasi yung number nyan. Yan dalawang MOSFET. Pero o ganun pa man, okay lang yan mga boss. Ayan, kung titignan nyo, nakauntong amplifier pero hindi uminit yung mga MOSFET. So, dahil hindi na nag-protect itong mga boss na nakalagay itong MOSFET, so, ipipix na natin ngayon to para matesting. So, iti-check naman natin ngayon yung kanyang audio. Tignan natin kung meron bang audio itong car amplifier. Pero yung problema nito talaga mga boss, itong amplifier na to, yung kanyang protection, so, naayos na natin. So, titignan na lang natin ngayon kung meron bang audio itong car amplifier. So, buuin ko lang. So, take note mga boss sa mga baguhan dyan. Bago pala natin ilagay yung board, make sure na muna natin yung mga insulation. Ayan, yung mga plastic na yan. Kung titignan nyo, bale, ito yung sinasabi ko mga boss, yung mga plastic na yan. So, make sure natin na dapat nandyan yan. So, wag na wag natin ilalagay yung board na wala yung mga insulation na yan. Kasi mga boss, once na nakalimutan yung tignan yan na wala yung insulation pag tinap natin yung board dito sa kahan nitong amplifier. Pag tap natin na supply dito, panigurado putok yung mga MOSFET niyan. So siguraduhin natin na dapat laging nandyan yan yung mga insulation na yan. Ngayon mga boss, bale ipipix ko lang muna tong board para matesting natin yung audio nito kung meron ba. So ipix ko lang, forward ko na yung video. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko na matornilyo itong mainboard. Ngayon, itetest na muna natin kung wala bang grounded. So, sa mga baguhan dyan, importante rin to, bago tayo maglagay ng supply, make sure na muna natin na walang grounded. So, gamit tayong analog tester, set lang natin sa times 10. Tapos, yung isang test probe, itap lang natin dito sa
chances nitong amplifier. So make sure natin na okay itong ating tester bago natin i-test yung grounded. Ayan. So pwedeng negative probe yung itap natin dito sa chassis, pwedeng positive. So continuity lang naman kasi yung kinukuha natin dito. Ayan mga boss, bale. So dito ko na lang itap tong isang test probe, ayan, para makita nyo. Ngayon, itap lang natin yung isang test probe dito sa pan itong mga MOSFET. Bale, i-check lang natin mga boss kung wala bang grounded dito sa MOSFET to kan itong amplifier. Once kasi na meron tayo na kumang grounded dyan, so kailangan natin i-check yun mga boss. Hindi kasi po pwedeng lagyan natin ng supply itong car amplifier na merong grounded dito sa mga MOSFET to kan itong amplifier. So dapat mga boss, wala tayong makuwang resistance dyan or continuity. Ayan, kung titignan nyo, wala naman tayong nakuwang resistance, meaning walang grounded. So talagang nakalagay ng maayos yung mga insulation to MOSFET. Once na meron tayong nakitang palo dyan mga boss, hindi natin pwede lagyan ng supply yan. Panigurado, puputok lang yung MOSFET once na tinap natin na meron siyang grounded. Ngayon, dahil wala namang grounded, so lalagyan na natin na supply to para matesting yung kanyang audio. So lagyan ko lang, setup ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale, nalagyan ko na ng speaker, itong car amplifier, ng supply, ayan, pero hindi pa nakatap yan. Ngayon, meron na rin itong jack, ayan. Oh boss, lagyan na natin ng supply itong car amplifier. Pasinin nyo, ayan. Umilaw pa rin, kulay green pa rin yung kanya indicator, ayan. So meaning, hindi siya protect. Ngayon, play na lang tayo ng music para matignan natin kung meron bang audio itong car amplifier. Yan mga boss, narinig natin. So meron naman audio itong car amplifier. Yun nga lang, medyo pangit yung tunog kasi nga itong amplifier na to more on bass itong amplifier na to. So wala siyang mid at high. So pang bass lang talaga. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana kahit papano sa mga beginners dyan, meron ngayon natutunan dito sa ating video kung paano mag-repair ng isang car amplifier na ang problema ay protect. So hanggang dito na lang mga boss. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss. Peace.